The shots were heard in a Facebook Live video by senatorial candidate David DeAngelo as they accompanied the tribe in reclaiming their ancestral land. At least five people were reportedly injured, including the organizer of farmers in Mindanao and a leader of the tribe. Kaya dapat paimbestigahan ito at ubaksyon ang national government upang tapusin ang kawalanhiyang ito na ginagawa ng mga political dynasty at mga land grabber dito sa Mindanao. To talk to us more about this incident, we have Partido Lakas ng Masa Chairman Sonny Melencio. He's joining us over Zoom. Good afternoon, Chairman. Thank you for spending some minutes with us this afternoon. First off, have you received new information on who might have been responsible for the shooting? Good afternoon, Charles. Well, it's the security guards and or armed goons of the Tiendig Development Corporation, which is occupying the ancestral land. Sila yung bigla na lang binaril yung mga katutubo na Manobo Pulanggihan tribe na siyang may hawak ng ancestral land na yan dati, pero niland grab nga yan nitong Tiendig Development Corporation, which is managed by the mayor of Quezon, Bukidnon, si Pablo Lorenzo. So mga tauhan niya yan na talagang wala silang warning shot nung makita nilang paparating yung mga grupo. Dahil kagabi pa, nahandyan na sila Ka Leody, kahapon pa, inabot na sila ng gabi, meron silang meetings with the leaders of the tribe kasi nga in-explain nila yung mga issues nila. So this morning, mga 11 a.m., pumunta sila dun sa site at meron nga silang dalang bandilang puti para ipakita na hindi naman sila gagawa ng kung anumang gulo. They want to discuss with the people there, with the guards there, na gusto nilang magtayo ng safe na kumuha ng ilang portion ng lugar na kanila naman para matayuan nila ng kanilang pansamantalang bahay. Kasi nung inalis sila dyan, tumira sila sa mga gilid ng daan. At apat na bata na yung nasagasaan dun sa daan. Kasi nga, ang lapit na doon sa national road niyan eh. Nabibilis yung sasakyan. So for their safety, meeting sila. They appealed to different agencies of the government, including the Commission on Human Rights dun sa lugar, including yung National Commission for Indigenous Peoples, NCIP, para tulungan sila. Hindi sila sinamahan. So pumunta sila doon with Ka Leody and yung mga senatoriables namin, si Roy Cabonegro and David DeAngelo, para to give them support. Kasi alam mo na, itong ginagawa rin namin ngayon na sorties, this is not the traditional sortie na parang may personal campaign lang. This is a campaign for people's rights. Kaya kung may issue sila, yun yung aming babandera din, dadali namin. So we want to assist them, to help them. Kasi lupa nila yan eh. Hindi yan sa, nung ina-explain nga yan, hindi yan sa gobyerno kasi wala pang estado, wala pang gobyerno, kanila na yan. So may karapatan sila dyan. So ang nangyayari, dahil inoccupy ng corporation, at na ang nagmamanage ay mayor pa, no, trapo, noong town na yan, ayan ang ginawa. Bigla na lang silang pinagbabaril, lima nga ang tinamaan. At yung katabi ni Ka Leody, si Abelia, siya ang katabi sa kanan, yun yung unang tinamaan. So parang malapit na kay Ka Leody. Siguro alam nila na pupunta si Ka Leody kasi the day before they went to the LGUs and they also met with the mayor, so they were all informed na merong pupunta diyan, kaya para premeditated eh. Right, based on the information that we have, Chairman, do you think that Ka Leody was actually being targeted here, or is this more of an issue related to the ancestral land, a local dispute rather? Yes, it's related to the ancestral land, but you see, these are people that are being ignored by our government, including the LGUs. Saka yung mga, alam mo nang nangyari dyan, may mga military dyan eh, and they did not do anything. Kahit nakita nila may mga tinamaan na. So, meaning, culpable sila dyan.
may pananagutan sila dyan. At saka talagang involved. Manager nga yung mayor eh. Involved siya dyan. At alam niya na pupunta. So, kung alam niya nandun si Ka Leody. So, was there an order? Well, siguro sila ang magpaliwanag kung talagang may tinatarget kasi katabi ni Ka Leody yung isang yung local organizer doon eh. Baka rin yung tinatarget. Pero all the rest, maliban dun sa local organizer, mga leaders ng tribo ng Manobo Pulanggihan tribe. Right, Chairman, just to repeat what you said, you feel this is premeditated on the part of certain parties there. What is the next action for your camp now? Do you intend to file complaints? Well, we will file complaints. Pinag-uusapan namin yan sa LGU siguro at saka sa... Kasi alam mo, tomorrow, meron din counter-affidavit naman. Sasamahan sila ni yung aming vice presidential candidate, si Walden Bello. Pupunta sa Davao kasi meron talagang mga activity doon. And to file a counter case doon sa kinaso kay kinaso ng Davao City doon kay at saka yung persona ng grata kay Walden Bello. So sasabay-sabayin na namin yan, may mga lawyers naman. At saka may nagtawag na rin kung hindi umaakto yung local commission on human rights dito sa lugar because of the presence of this big trapo na coordinated pa sa interest ng malalaking plantation. So ibig sabihin pupunta rin yung mga lawyers namin to assist at ma-assist din itong mga katutubo natin. Talagang kumbaga they were totally ignored, they're being oppressed, they're being exploited at saka parang ang termino nga ni Ka Leody para silang hayop kung ituring nitong mga land grabber na parang because of impunity, ito yung mga trapo dyan eh. Because of that kind of impunity, talagang gagawin nila yung lahat, including pagpatay. Pinaalis na yung mga tao doon. May napatay na leader na dyan, I think in 2017, doon din sa the same case. And there was impunity, walang nangyari. So ito yung problema natin. Ito yung sinasabi namin sa mga tao. There is impunity as long as there is political dynasty and trapos na nagahari. At itong si... Lorenzo, he's the main trapo there and he's connected with the Lobregat. He's connected also with the... Alam mo, nangako pa dyan si Subiri, si Joe Subiri, Bukidnon, tutulungan sila noong 2019. After the election, nanalo si Subiri, hindi na nagpakita sa kanila. So that's why they also came to us and asked for our support. So I said, well, we're not in government, but we're ready to assist you in whatever way that we can do para... ibigay yung katarungan sa inyo kayo kasi kayo ang kinakawawa dyan. This is too much. Right. Thank you for those insights and for sharing time with us this afternoon. That was Partido Lakas ng Masa Chairman Sonny Melencio.